Sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, patuloy nating tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Nakagagal ang isipin, mga kapatid at mga kaibigan, na kung tunay nga na ating babalikan ang panahong nakalipas, ang mga kasaysayang pinampanan ng ating mga magulang, sa pamamagitan po ng mga banal na propeta, sa pamamagitan ng mga banal na hari, sa pamamagitan ng mga banal na apostol, ang lahat ng mga banal ay nagsipuri sa Panginoon sa panahon na ang paghahari ng Panginoon ay nahayag sa bansa ng Israel. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, nakagagalak pong ipahayag sa ating lahat sapagkat dumating sa kapanahunan na ang kaharian ng ating Panginoong Diyos ay nilipat sa bansa ng Pilipinas. Kung dito'y nadala ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ito po ay sa kapangyarihan at kutubaran ng propesiya na nagsasabi, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't kung papaanong ang ating mga magulang sa panahon nang ang paghahari ay nasa bansa ng Israel, nagsipuri sila, nangagalak silang magsiawit sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, gayon din po sa ating ngayon, dito sa bansa ng Pilipinas, dito po, inaasahan ng Panginoon na ang kanyang bayan ay magtataas ng pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang dakila at banal na pangalan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Yamang sinilita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na propeta, ito'y natupad sa atin ngayon sa bansa ng Pilipinas sapagkat dito magmumula at dito muling luluwalhatiin ang pangalan ng nag-iisang Diyos na tunay. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Si Haring David at maging si Haring Salomon na sa banal na bundok ng Sayon, purihin ng Panginoon. Ngayon, sa bansa ng Pilipinas na tayo'y pinangungunahan ng ating guro, ang ating Panginoong Jesucristo, mga galak tayong magsiawit ng pagpupuri at patuloy nating luwalhatiin ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating itaas ang ating pagpapasalamat, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama, kami iyong binigyan ng katiyakan, patungo sa buhay.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy tayo magsiyawit, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who redeemed thy life from destruction? Who healed all thy diseases, who forgiven all thy iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercy. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy na tugdi ng iyong mga kautusan, sapagkat sa tuwang makita nito'y aming nalalaman na kami dadalhin mo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat iginawad mo sa amin ang iisang pangalan, ang aming Panginoong Jesucristo, upang sa pamamagitan niya ay matupad namin ang iyong dakilang kalooban sa pamamagitan ng mga kamangha-manghang ng mga bagay, ang mga kababalaghan at mga tanda na ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ang dalisin na pagsalima sa iyong kautusan na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na magsasaysay ng iyong katwiran, dito'y bahayag ang kapangyarihan ng iyong kabanalan at ito'y mailalathala sa buong sanlibutan. Upang ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat dito, kaming lahat ay tipunin mo na at sama-sama kaming magtaas ng pagpupuri at pagliwalhati sa iyong pangalan sa iyong dakong lutuan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin itinitiwala sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na marubos, tayong lahat ng mga magkakapatid ay mga sipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang kahariang itinaghanda ng Panginoong Jesucristo sa kalangitan. Amen. Binabati po namin kayong lahat
ng kapayapaan ay sa ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Ang layunin niya po sa buong mundo, Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, ipangaral ang kanyang kaharian o ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Itinuturo po ang lahat ng mga bagay na nangyaring hula sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipinapangaral po ng may pag-ibig na walang bayad. Amen. Nakunawaan po ba natin yung layunin o yung advocate sa buong mundo, sa pitong kontinente sa buong mundo, centralized preaching. Nakunawaan po ba natin yung layunin na tayong lahat ngayon eh, inibidahang magsilapit na at patuloy na unawain ng mga nakakarinig yung naririnig natin sa social media na pinapangaral na walang bayan upang huwag tayong magduda at huwag tayong maghinala na iskam ito. Amen po ba? Amen. Titingin ako sa inyo ng mata sa mata, ng diretsyong tingin. Pakikuha natin yung Bible natin sa ating mga tahanan. Ang gamit namin, International Bible King James Version. Tinatawag po itong huling panahon na, huling araw, huling oras, sapagkat masama ang naging takbo na ng sanlibutan. Papanganib na ang sanlibutan, iniimbitahan na po tayong lahat na makinig, unawain natin mabuti, at kumaunawaan natin, paniwalaan natin ang hula ng mga banal ng propeta na ibinigay ng pinakatanda na paniniwalaan nating lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba tayo ron? Amen. So walang itinatangi. Wala siyang itinatangi. Ano man ang kulay natin, ano man ang itsura natin, kalumanghi man tayo, itim man tayo, o maharlika man tayo. Naparito ang tagapagligtas upang iligtas yung karapat dapat niyang iligtas. Amen po ba? Amen. Naparito siya bilang manggagamot upang pagalingin yung ating pagkakaalipin sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang nagpapagaling at gumigising ng diwa ng bunita ng alaala natin lahat, yung pong katuparan ng hulan ang mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Marami pong nangangaral ngayon eh. Unawain natin doon sa mga nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kung sinasabi man ng marami na isinugo bilang mangangaral, eto, babanggitin ko sa inyo yung Mikas, Malakias chapter 2, verse 7, para makinala natin yung sinugo. Wala namang ibang pangalan kanino man na tayong lalapitan at paniniwalaan kundi sa pangalan ni Yesu Kristo ang isinugo na magliligtas sa atin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Maraming mga nangangaral ngayon, pakilala ng pakilala, isinugo sila ng Panginoong Yesu Kristo. Ngayon, maunawaan po natin ano, yung tunay na isinugo. Ang sabi dito sa Aklat ni Propeta Malakias, sapagkat ang mga lagi ng saserdote ay dapat mag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat na hanapin ang kautosan sa kanyang bibig sapagkat siya ang sumo ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan po natin. Ang lagi ng saserdote o yung tinatawag na katiwala ay dapat mag-ingat ng kaalaman. Amen po ba? So, maselan yung kaalaman, ano, na itiniwala doon sa katiwala. Amen.
at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanilang bibig. Marapat na hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Naunawaan po natin yung kautusan na hanapin ng saserdote upang magsalita at sasalitain yung kautusan o hula ng mga banal na propeta sa kanyang bibig. Amen po ba? Amen. Sapagkat siya ang sinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Naunawaan po natin yung sinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Hinahanap sa kanyang bibig yung sasalitain nung saserdote sa mga makakarinig. Ngayon, yung isinugo na nagsasalita ng katotohanan na walang ikinahihiya, yung mismong isinugo, balido sa kalitasan, maging yung nakikinig sa kanya na maniniwala. Naalala natin yung sinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo nung sulatan si Timoteo na pinaiingatan na gampanan ng buong sikap yung ministeryo na magtiis sa lahat ng kahirapan. Na sa pangangaral ni Timoteo yung nangangaral muna ang binigyan ng katiyakan sa kaligtasan pagiging yung nakikinig dun sa pangangaral ni Timoteo. Amen. Amen po ba? Amen. O ngayon, makikilala niyo yung sinugo ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi, at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukmo. Ngayon, ang katanungan po sa marami, paano natin makikilala yung sugo sa pangalan, ano ang pangalan ng iglesia na doon itinuturo ng kanyang mga bibig ang kautusan ng hula ng mga banal na propeta? Ano po ang pangalan nung relihiyon na itinayo na ipinaghanda ng tahanan sa langit ng Panginoong Jesucristo? Nabunga sa pagkapanganay ng Panginoong Jesucristo, mga nagpapasanang krus, nagtitiis, nagsasakripisyo, pinagtatawanan, nilalait, hinahamak, kinukutya, iniinsulto sa pananampalataya. At sabi ko ng Panginoong Jesucristo, iinsultuhin tayong lahat na maglilingkod sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Pero huwag kayong matakot. Nagbigay nga ng pag-asa ang Panginoon. Magala kayo't matuwa. Namamahinga ang Espiritu Santo sa puso't isipan natin. Amen po ba? Amen. Nananahan sa puso't isipan ng mga nakakarinig at maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo tayo na binuhay siya maguli. Amen po ba? Amen. May tanda tayo ng patotoo na ginawang halimbawa na paniniwalaan natin upang tayo tumalima sa paniniwala. Naunawaan po ba natin na dapat mag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig sapagkat siya ang sinugo ng Panginoon ng mga hukbo? Naunawaan po natin yung sinugo, nagsasalita ng hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero ang katotohanan. Maliwanag po ba isinugo? Yung mensahero, yung messenger na nangangaral sa social media na walang bayan, na binibigyan tayo ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan bilang mga tagapagmana ng pangako ng Panginoong Jesucristo na namubuhay ng may pananampalataya, na may tanda ng patotoo na pinaniniwalaan pag nagdiriwang ng araw ng Sabat, nangingilid, namamahinga, nagsisisi sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan, tumatakas sa mga kultura at tradisyon ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Yung pong inihandang kahiya na bunga sa pagkapanganay na pinaghanda ng tahanan sa langit, mga may tanda ng patotoo sa pagdiriwang ng araw ng Sabat, mga tumakas sa mga kultura at tradisyon. Naunawaan po ba natin yung tunay na iglesia na pinaghanda ng tahanan sa langit na nag-iintay dito sa sanlibutan na sa muling pagparito babalikan ng tagapagligtas yung mga nagdiriwang at gumugunita at umaalala ng hula ng mga banal na propeta? Yan po yung nag-iingat sa kaalaman na isinugo ng Panginoon ang mga hukbo.
nakikipaglaban sa pangangaral sa social media dahil nagsilitawa na ang maraming kasuklam-suklam at mga karumal-dumal at mga sinungaling na makangaral through social media. Amen po ba? Amen. Nanuha niyo yung sinugo, sinisertipikahan ng magsugo. Pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo yung isinugo niya na nangangaral ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay ang ating iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na binuhay na mamuli in the third day. Naunawaan po natin yung isinugo, nagsasalita ng katotohanan sa social media na may pag-asa yung makakarinig at binibigyan ng pagkaunawa sa kaligtasan sa pagparito ng tagapagligtas eh. Pagkakalooban tayo ng gantimpala at putong na walang hanggang buhay. Amen po ba? Amen. Maraming magtatanong eh. Kasi itong sinugo eh, sinugo ng Panginoong Jesucristo upang maghayag ng katotohanan, inihayag ng Panginoong Jesucristo sa pitong kontinente sa napakaraming mga bansa eh. Pinatunayan ng Panginoon Diyos sa maraming mga bansa ng buhay maguli sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo. Pinatunayan sa maraming mga bansa, libong taon na po ang nakalilipas. Yan po yung forever and ever history na paniniwalaan natin na ang lahat ng nakikita natin sa paligid natin ay masisira at mabubulok, pero gatundok o pudlit na kanyang salita ay mamamalagi na magpakailan-kailan paman. Naunawaan po natin, pinag-iingat ng kaalaman ang, at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Tingnan niyo isinugo. Hahanapin yung kautusan sa kanyang bibig. Narinig niyo yung kautusan, yung hula sa labi yung nakangaral sa social media. Nakikibaka. Nakikipaglaban sa pangangaral. Nakangaral na walang bayan. Na tayo naman, mga nakakarinig, binibigyan ng katiyakan na tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tatalima at maglilingkod sa Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng ating mga magulang na apostol ng Kordero in Ephesians chapter 2 verse 20 na ang banal na bundok ng Zion ay may pinagsasaliga ng mga banal na apostol ng Kordero at ng mga hula ng mga banal na propeta. Naunawaan po natin. Amen. Na tayo ang banal na bayan ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan po natin yung kahariyang itinayo na pinaganda ng tahanan sa langit, bunga sa pagkapanganay ng Panginoong Jesucristo, mga may tanda ng patotoo pag nagdiriwang ng araw ng Sabat. Naunawaan po natin kung paano makikilala ang tunay na kaharian o ang tunay na relihiyon na pinaganda ng tahanan sa langit. Yung mga tumatalima ang tinutukoy na bayan ng Panginoong Jesucristo. Tayo ang inaasahan niyang merong tutupad at gugunita ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinabi nung una. Naunawaan po natin yung mga banal na apostol eh. Nagpatotoo silang natin sila haligi ng 12 apostol ng Kordero eh. Sila haligi ng puta ng banal na bundok ng Zion na ipinaganda ng tahanan sa langit. The same mo ba? Yung paniniwala ng mga apostol ng Kordero na ating mga magulang sa pananampalataya, the same mo ba sa mga nalalabing tatalima ngayon? Amen. That is competition of our faith. Naunawaan natin yung saserdote na isinugo na nag-iingat sa kaalaman at marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig sapagkat siya ang isinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Nakilala niyo isinugo, nagsasalita ng hula ng mga banal na propeta na may tanda ng patotoo pagka nagdiriwang ng araw ng Sabat na bunga sa pagkapanganay na pinaghanda na ng tahanan sa langit.
kung babalik na yung ating tagapagligtas sa mundong nasayon eh, kung mahayag sa alapapi, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba may katiyakan yung ginawang paniniwalaan natin sa pag-iintay natin dito sa madilim na sanlibutan? Kaya ho, naging madilim na ang sanlibutan, nagsilitawa na ang mga antikristong mandaraya, ginamit na negosyo ang banal na kasulatan. Naunawaan po natin yung isinugong manggagawa. Walang ikinaihiya na nagsasalita ng salita ng katotohanan na mayroong hula, na nangyari yung hula na pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero, ang katotohanan na nagpatotoo ang mga banal na apostol ng Kordero na hinirang ng ating tagapagligtas. Sakayin po tayo ron. Amen. Maliwanag po may kaligtasan na mayroong katiyakan. At ang Iglesia ng Bundok ng Sayon, ipinamanata ng Panginoong Jesucristo, ipinanalangin sa madilim na sanlibutan na isa man walang mawawala. Amen po ba? Liban na lang kung lumabas ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Alam nyo kung paano natin makaklarify na mabuting-mabuting, na maliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian tapat na maunawaan ang isinugo ng mensahero na nagpapahayag ng kaalaman sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta. Hindi natin ikinakaila ang katotohanan. Amen po ba? Maraming nangangaral ngayon, ikinakahila ang katotohanan na paniniwalaan ng sino man upang magkaroon ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At maraming nangangaral ngayon, puro pera-pera na lang ang pangangaral. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo isinugo, walang ikinakahilang hula ng mga banal na propeta. At yung hindi isinugo, makikilala niyo, ikinakaila yung patotoo. Amen po ba? Amen. Alam nyo, sa competition talagang transparent, nahayag ang katotohanan eh. Manalagot ang dapat managot ngayon. Jesus Christ is the greatest justice of our faith. Amen po ba tayo? Amen. Hindi sa pag-iisip natin bilang tao natin aalayan ang nakalulugod na paghahain at paghahandog ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Hindi tayo tumawag sa Panginoong Jesucristo. Siya nag-iimbita sa atin lahat. Siya tumatawag sa atin lahat. Siya pumipili sa atin lahat. Siya nahabag sa dapat niyang kahabagan. Siya naaawa sa dapat niyang kaawaan. Siya umaampun sa dapat niyang ampunin. Siya ang nagbubukas ng diwa ng paniniwala ng sino man. Amen po ba? Hindi sa pag-iisip ng tao. Dahil tayong lahat ay buhat sa pasimula ay alipin na ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Unawain natin at dumain tayo at manalangin tayo sa Panginoong Jesucristo na dumating yung pagkaunawa sa atin upang makatsyak tayo sa pag-asa ng kaligtasan ng kaluluwa at ng pamilya natin. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko ito sa inyo, Jeremiah chapter 29 verse 11. Unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen po ba? Upang bigyan tayo ng pag-asa sa huling wakas ng ating paglalakbay sa mundong ito. Siya lang ang may pag-iisip po. Nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Hindi sa pag-iisip po natin, sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo. Nalalaman niya na eh. Alam niya na.
Bakit po tayo binigyan ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus? Hindi naman. Ayaw niyang mapahamak ang madilim na sanlibutan eh. Kaya siya dumalaw sa sanlibutan eh. Naririnig na natin yung tinig na kung saan hinipan ng paakak eh. Sa iglesia ng bundok ng Zion, hinipan ng tinig ng paakak. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok ng Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lubain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Wala naman tayong magiging dahilan bawat isa dito. Bakit po? Nangyari po'y hula. Karapatan natin ito sa lahat ng mga nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Bundok ng Zion, na may hula ng mga banal na propeta na pinaghanda na ng tahanan sa langit. Kanino mang reliyon kayong mag-edit at gamitin natin, measure yung Bible natin, i-upload natin sa gadget natin, gamitin natin sa pag-edit, evaluate natin yung maraming reliyon. Patutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na kasulatan kung alin ang tunay na kaharian pinaganda ng tahanan sa langit na bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na pinagtutubos na nakakarinig ng kanyang tinig sa panahon ng kawakas. Sino may pag-iisip ng pagliligtas upang bigyan tayo ng kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong wakas? Hindi ba't sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo nakalagay ang paniniwala, nakilala niyo yung sinubo, tinuturo yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga may pandinig ay makinig mabuti at unawain po nating mabuti. Sa alinmang reliyon, hindi niyo madidinig ito dahil ikinakailala ito ng mga antikristo, dahil ginagamit nilang pakinabang ang banal na kasulatan. Sa hindi nilang pagkaunawa, ay pananagutin sila, susundan sila sa kanilang mga gawa. Amen po ba? Amen. At wala magiging dahilan na sino man na hindi natin napakinggan ito sa social media. Breakthrough po ito. Transparent po ito through social media. Walang bayan. Amen po ba? Amen. Alam niyo, yung mga batang marurunong ngayon eh. Madali lang ma-edit at makilala yung mga hindi isinugo at yung isinugo. Pag sinabi natin isinugo tayo, nagsasalita tayo sa ating mga bibig na mayroong propesiya at may patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero in Book of Isaiah chapter 8 verse 20. Kapag hindi tayo nagsalita ng patotoo, wala tayong iniintay na pag-asa dito sa mundo. Saan nyo narinig yung kautosan at sa patotoo, inihintay tayong liwanag na darating sa ating lahat ngayon? Sa iglesia ng bundok ng Zion na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap at pinagiging perfected sa lakad ng paniniwala. Kaya ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 22, dadapuat ng silapit kayo sa banal na bundok ng Zion sa bayan ng Diyos na buhay. Na pangkahalatang pulong na bunga sa pagkapanganay na pinaganda ng tahanan sa langit. Maliwanag po ba? Amen. Nakilala na yung lupain ng Panginoong Jesucristo, yung gumaganap at tumatalima sa hula ng mga banal na propeta na mayroong patotoo. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Magiging pinakatanda tayo sa buong sanlibutan na magliliwanag tayo gaya ng ningning ng sikat ng araw sa madilim na dako ng sanlibutan ito. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of Zion? Amen. Ang tinutukoy na Zion dito, yung tatalima sa hula. Amen po ba? Amen. Wala tayong makikita at mababasa sa banal na kasulatan na pinagtatayo tayo ng building. Hindi tumatahan ang Panginoong Jesucristo sa building. Saan siya tumatahan? Sa puso at isip ng mga nakakarinig ng kanyang tinig. Amen po ba? Amen. You and me, that is the dwelling city of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Siya may pag-iisip sa iyo at sa akin. Do you believe that? The word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Kapatid at kaibigan, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, pag-iisip ng Panginoong Jesucristo ang iniisip niya para sa ating lahat, para sa kapakanan natin ito, at ayaw niya tayong mapahamak.
abalang-abala tayo sa mga bagay na nakikita natin na nawawala at nasisira at napapanis sa mundong ito. Ito yung salitang hindi napapanis na tumatagal, na mag-iintay tayo sa muli niyang pagparito, na daratnan tayo, nakatayo tayo, na ipinamumuhay natin yung hula ng mga banal na propeta, na sinaksiyan at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng kuntero ang katotohanan ng nangyari. Amen po ba? Amen. Isa naman forever and ever ha, ang pag-ibig na inalay sa ating lahat. Kanino mang pangalan, wala tayong masusumpungan pangalan na paniniwalaan natin ha. Sa pangalan ni Yesu Kristo, isinugo ang kaligtasan. At bilang isinugo at mensahero, ipinapangaral ko yung ginawa nung isinugo. Amen po ba? Nakilala niyo isinugo? Nangangaral ng katuparan ng hula, na sinaksiyan ng mga banal na apostol ng kordero, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na ipinangaral ng mga banal na apostol ng kordero, ang paniniwalaan natin na binibigyan tayo ng pag-asa at katiyakan at kaligtasan bilang sariling banal ng ating tagapagligtas, na ipinaganda tayo ng tahanan sa langit, na bunga tayo ng panganay na nilalang ng Panginoon Diyos, tayo ang bunga ng ating tagapagligtas sa paniniwala. Kailanman hindi tao nagbubunga. Amen po ba? Amen. Alam niyo, pagka ikinilayo na ng tao sila nagbubunga, anti-Christ na eh. Yanigan na ng paniniwala ito ngayon, mga kapatid at kaibigan. Kailangan ng prinsipyo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Hindi madaling maligtas at tumanggap ng putok na walang hanggang buhay. Amen. Amen po ba? Amen. Kung paano siyang nilibak, kung paano siyang iniinsulto, kung paano siyang hinutya, kung paano siyang minura, kung paano siyang nagdusa at pinahirapan, ano sabi sa atin na pasanin natin yung krus gaya ng pagpapasa ng Kristo. Amen po ba? Amen. Magtitiis din tayo sa hirap na pinagtiisan niya. Yan po ang larawan ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Inilagay sa kapighatian at katawa-tawang kaharian. Ngunit di matatawaran ang karangalan ng Iglesia ng Bundok ng Zion. Amen po ba? Alam niyo, lakad ng masama, parang mula lang, eh, madaling maglaho. Eh. Amen po ba? Ang lakad ng matuwid eh. Forever and ever na eh. Nakunawaan po natin. Amen. Yung sinugo. Nag-iingat sa kaalaman. Amen po ba? Pag nakaral yung sinugo, meron ho propesya na pinapangaral sa social media. Kaya yung marunong ngayon na magagaling sa technology, nakikilala na maraming mga bansa at Republika ng Pilipinas dahil sa watawat eh. Amen po ba? Amen. Eh ngayon, pagdating sa relihiyon, makikilala naman natin ang paniniwala ng dalisay na relihiyon at ipinaganda ng tahanan sa langit ha, may katwiran ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. May tanda ng patotoo paniniwala pag nagdiriwang ng araw ng sama, pinagtutubos, nangingilid, nagsisisi, tumatakas sa mga kultura at tradisyon. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung mga Antikristo, puro mga ganda gusto maging kapalaran sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Napakasakit, ano po? Hindi na bago eh. Yung gumawa ng history eh, yung katumpanan ng history na paniniwalaan natin ay pinapangaral sa social media, nilibak at minura, inisulto, pinagtawanan, kinutya, anak ni Jose na karpintero, hindi nakapag-aral, meron pa hubang bago. Nangyari na yung hula. Amen po ba? Amen. Alam niyo, hindi naman tayo makakapagdahilan sa Panginoon sa pagparito niya na hindi natin narinig ito. Eh. At hindi na rin ako mananagot sa Panginoon sa pagparito niya. Bakit po? Sinabi po itong hula kay Propeta Jeremias, kay Propeta Ezekiel, na ipahayag yung hula. At ang makakarinig, unawain at tumalima. Ngayon, kung maririnig natin, binigyan tayo ng kalayaan at karapatan
na kung tayo ba'y tatalima o didinig o hindi didinig, binigyan din tayo ng kalayaan at karapatan. Kaya lang magpaparating siya ng paglilipol sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito na babalikan niya yung mga napipighati at nagtitiis sa kahirapan sa sanlibutan ito at nakikibaka sa paligsahan ng pangangaral sa social media. Nagpapasa ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Para huwag tayong habulin ang sarili natin gawa. Ito yung pananampalatayang may gawa, may hula. Merong history ng sinusubaybayan. Amen po ba? Amen. Yung history ng ating bansa ay matatapos eh. Pero yung history, hindi naman ang tagapagligtas natin eh, mamamalagi na magpakailan-kailan pa man eh, gagudlit o tuldok ng kanyang salita ay hindi mawawala, kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po ba natin sa mga listeners at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Sayo na bukas sa pagkapanganay na pinaganda na ng tahanan sa rangit? Silyado. Magiging pinakatanda sa paningin at tandinig ng Panginoong Hesukristo sa kalangitan at sa lahat ng dako ng sulok ng mga langit at sa kalalim-lalima ng tubig ng karagatan at kalalim-lalima ng lupa ng ating nilalakaran ay magiging pinakatanda ang Iglesia ng Bundok ng Sayon na nagpapatotoo sa pagkabuhay niyang mag-uli. Pinagtutubos sa ilalim ng sumpa ng paniniwala ng sanlibutan, kaya siya na pa rito para ilapit ang mga nanayo. Amen po ba? Upang Amen. Bigyan ng kapayapaan at kapanatagan ang bawat isa. Amen. Naunawaan po natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Kaya sino man yung nag-iisip na nangangaral eh, hindi siya pag-iisip nung nangangaral eh. Kundi siya pag-iisip ng Panginoon Diyos na nagsalita noong sa ating mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ng kordero ang katotohanan ng nangyaring hula. Merong nangyari na ipinapangaral sa social media na isinugo ng Panginoong Hesukristo sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Nagpapasa ng Ebanghelyo, kinukutya, minamaliit, iniinsulto, pinagtatawanan, hindi ginagalang, hindi kilala, hindi inirespeto. Amen po ba? Buong tapang na pinaghihiyawan sa social media na walang kinahihiya ang salita ng katotohanan na nagpapatotoo sa social media na saksi sa pagkabuhay na mag-uli. Tingnan nyo at i-edit nyo yung mga nakakaroon sa social media. Iyang hiya na ipahayag sa lami yung patotoo. Bakit po? Nakinabang na eh, no? Nakinabang na sa pandaraya ng pangangaral. Dinaya yung mga pusong walang malay ng mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. Nakita niyo, katotohanan, transparent sa social media. True social media. Amen po ba? Amen. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Ilan man ang tawagin, ano? Sa inyo, plural, oh. Ang dami natin, ano? Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen po ba tayo ron? Hindi ba tayo nagagala, mga kapatid at kaibigan? Sa kaya ano sabi ko sa Pilipos? Ito, relevant ito. Gagamit ako ng bangkong tipan. Pilipos chapter 2, verse 6. Magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Hesukristo. Amen po ba? Amen. Okay, wala tayong pag-iisip ng Panginoong Hesukristo. Eh, hindi magiging mabuti wakas natin dito sa manilig na sanlibutan. Dahil sa pag-iisip ng Panginoong Hesukristo, bibigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa ating paglalakbay sa manilig na sanlibutan na bat-bat na lang kasamaan ng mundong ito. Dahil si Satanas na ang naghahari sa sanlibutan. Inupuan na ni Satanas ang templo ng Panginoon Diyos. Nagtanggap na siya ng Diyos. Amen po ba? Amen.
Doon nyo ba napapansin? Kaya napangaraming religion eh, no? Ito pa ho. Jeremias chapter 33 verse 3. Naunawaan po ba natin? Hindi po sa pag-iisip natin, ha? Sa pag-iisip ng Panginoon Mesyo Kristo tayo binibigyan ng kapayapaan at kapanatagan. Dahil tayong lahat ay biktima upang bigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa sa magiging mabuting wakas natin dito sa sanlibutan. O di isa lang ang pangalan na paniniwalaan natin na ipinapangaral ng mensahero ng Panginoong Jesucristo na may hula ng mga banal na propeta na nag-iingat sa kaalaman sa pangangaral. Dahil maraming nangangaral ngayon ay nagpapanggap na isinubo eh ayaw ilabas at ikinahihiya yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Lagi natin yung tunay na isinubo. Walang takot. Hayagan kung magsalita sa social media ng katotohanan na nangyari yung katotohanan nangyari yung katotohanan na may sinusubaybayan tayong nangyaring hula. Maliwanag po ba yung history na naririnig natin? Amen. Naunawaan natin sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo natin, ititiwala yung paniniwala natin eh. Hindi sa haka-haka na marunong na dumitaw sa sanlibutan eh. Amen po ba? Jeremias chapter 33, verse 3. Unawain natin mabuti, maririnig nyo, nababasahin ko po. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. O, sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, tumawag ka sa akin, Jeremias. At ako'y sasagot sa iyo. At ako ay magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na may hirap na hindi mo nangalalaman. Ito, naunawaan natin kung sino yung kausap ng Panginoon Diyos, si Propeta Jeremias. Ano sabi kay Propeta Jeremias? Tumawag ka sa akin, Jeremias. At ako ay magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na may hirap na hindi mo nalalaman. Ito, si Propeta Jeremias, kinakausap ng Panginoon. Tumawag ka sa akin, Jeremias. At magpapakita ako sa iyo ng mga bagay na may hirap na hindi mo nalalaman. Hindi natin pwedeng pamunahan si Propeta Jeremias. Amen po ba? Ito, mismo, kinakausap ng Panginoon Diyos eh. Jeremias, pagka may hirap na bagay na sinalita ko na hindi mo naunawaan eh, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa'yo. Amen. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Kapatid at kaibigan, gusto mo magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan na tagapagmana ng pangako ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito? Na nakatayo tayo at ipinamumuhay natin at tumatalima tayo sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng puntero na ipinaghihiyawan nila sa pitong kontinente sa maraming mga bansa na saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguni. Amen po ba? Amen. Panino mang pangalan, wala na tayong masusumbungan. Kaya makikilala niyo yung mga isinubong mga antikristo eh. Ayaw lumabas sa labi nila itong hula eh. Mag-uumpisa sa spiritual, matatapos sa literal, dadayain yung mga nakikinig sa mga haka-hakang aral. Hindi natin po pwedeng i-apply sa halimbawa yung ating pamumuhay dito sa mundo kung hindi tayo nakabatay sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Magiging useless ang lahat ng lakad natin kapag wala tayo sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin, tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nalalaman. Eto, propeta na si Jeremias. Propeta Jeremias. Pinatatawag ng Panginoon Diyos eh. Sasagutin siya.
At dadaing si Propeta Jeremias na sa mga bagay na may hirap na hindi niya nauunawaan. Amen po ba? Amen. O gamitin natin yung tagapamagitan natin na humirang at tumawag sa atin at nag-imbita sa atin ngayon upang maligtas tayong lahat. Yung may hirap na mahiwa, na mystery na nakasulat sa banal na kasulatan eh. Dalangin natin na maunawaan natin lahat ito ngayon. Amen po ba? Amen. Ang gawin nating halimbawa, yung katuparan ng hula, ang Panginoong Jesucristo po, sa paniniwala, huwag yung haka-haka na hahanap tayo ng mga ibang author ng aklat. Mapapahamak po tayong lahat pagka ganyan ang pagtuturo. Ang gamitin nating halimbawa, yung hula ng mga banal na propeta, na sinaksiya ng mga banal na apostol na kordero, ang katotohanan na ipinapahayag sa social media, na may tanda ng patotohang paniniwala, na iglesia ng bundok ng Sion na ipinaganda ng tahanan sa langit, na pinagiging ganap sa paniniwala, na bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Book of Isaiah chapter 7 verse 14. At ang Panginoon ay magbibigay sa atin ng tanda. Who is the greatest martyr of our faith? Tatupadua, di po ba? Jesus Christ is the greatest martyr of our faith. Amen po ba? Amen. Alam naman natin ito pagdating sa mga lupain, may mga muhon eh, di po ba? May mga marker yung mga tanda ng property natin eh. O sa paniniwala man, meron ding marker para tayo makacheck sa kaligtasan natin bawat ising. At makikilala niyo, isinuko, walang ikinahihiya na nagsasalita ng salita ng katotohanan, may tatak ng binhi ng patotoo, saksi sa pagkabuhay na magbuli. Amen po ba? Amen. Makikilala niyo rin yung mga sinungaling na mga ngaral, hindi ikinakaila yung patotoo. O kininong ministro yan, kayo na po ang magsalita, hindi na ako. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga mandaraya, mananagot ito pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11 and Jeremiah chapter 33 verse 3? Amen. Sabi kay Propeta Jeremias, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ipangunawa ko sa iyo ang mga bagay na may hirap unawain, Jeremias. At sa pag-iisip ng Panginoon Diyos, siya lang ang nag-isip sa atin upang bigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa mabuting wakas ng magiging lakad natin bilang malalakbay sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Maraming mga nangangaral ngayon na lantarang sinasalita ko at pinapahayag sa social media na ginamit nilang negosyo ang banal na kasulatan. Amen po ba? Ikinakaila ang hula ng mga banal na propeta. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sion na hinirang ng Panginoong Jesucristo na itinayong taong patulad niyo upang marinig natin ang katotohanan na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan bilang mga tagapagmana ng ating tagapagligtas na bunga tayo lahat sa pagkapanganay. Meron tayong mga selyo ng paniniwala na iniukit sa puso at sinulat sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin at sa angkan at lahi natin. Amen po ba? Nanawaan po ba natin yung tanda ng patotoo na ginawang halimbawa ng Panginoong Jesucristo na siya rin ang magpapaalala ng lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa iyo at sa akin ngayon? John chapter 14 verse 26. Pakiresearch po natin. I-upload natin yung Bible natin sa gadget natin. Competition na ng paniniwala ito at nakilala natin ang mga religion ngayon na ginagawang negosyo ang banal na kasulatan. Dumating ang kapigatian ng sanlibutan, ginagawang komersyo ang banal na kasulatan ng mga nangangaral sa social media. Amen po ba? Hindi ba tayo natatakot na gagawin nating negosyo banal na kasulatan ay pagparito ng Panginoong Jesucristo, kakilakila mo at nakasisig na at nakapanginginig na takot ang magaganap. Nanawaan po ba natin nagdi-deny? Ikinakaila
Ito, lantara ng Iglesia ng Bundok ng Zion, na isinugo ng Panginoong Jesucristo na sinasalita at pinapahayag ang hula ng mga banal na propeta na nag-iingat sa kaalaman ng pangangaral upang matiyak natin sa mga listeners na nakakarinig ng kanyang tinig sa paghahayag ng kabutihan at kagandahang loob magpakailan kailan pa man ng ating iisang Diyos na tunay na tagapagligtas, ang hari ng mga hari at na makatarungan ng ating pananampalataya. Nakilala niyo yung katarungan ng pananampalataya natin bawat isa, siya hukom ng mga hukom, napaparito. Naitanong na ba natin sa isip natin, mga kapatid at kaibigan, kung anong pangalan ng dakilang relihiyon na itinayo niya? Nabulay-bulay na po ba natin yan? Kung ano ba ang pangalan at kategorya ng relihiyon na itinayo niya, na pinaghanda niya ng tahanan sa langit, at paano natin mauunawaan ang paniniwala ng dakilang reliyon o dalisay na reliyon na bumas sa pagkapanganay na pinaghanda ng tahanan sa langit na pinagtutubos sa kapigatian ng sanlibutan, nagpapasa ng krus. Amen po ba? Amen. Minamatay yung dalisay na reliyon. Pinagtatawanan. Kinukutya, iniisulto, hindi ginagalang, hindi nirirespeto. Amen po ba? Amen. Hindi na bago eh, ginawa ng ating tagapagligtas yan, kaya hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos eh. Nangyari sa kanya yung example. So, mangyayari din sa mga pinagkaluba ng kaligtasan at binigyan ng mana na pangako, ng buhay na walang hanggan, na kung paano niya naranasan na siya'y lilibak at hinamak at kinutya at pinagtawanan at hindi ginalang at hindi nirespeto, magiging taglay-taglay natin yung katangian na yun. Kapatid at kaibigan, kung hindi gano'n na magiging kategorya ng paniniwala at lakad natin, wala tayong naging bahagi sa pagpapasa ng krus. Kung ang hinahanap natin ay karangyaan at kasaganaan at magandang buhay sa sanlibutan, hindi tayo valid sa tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung kalagayan ng gumawa ng nagpamana sa atin na magpapasan din tayo ng krus, ipangumuhay din natin yung kabutihan at kagandahang loob niya na kung paano siyang nilait at hinahamak na hindi siya nakilala. Gayon din ang katayuan ng Iglesia ng Bundok ng Zion na pinaghanda ng tahanan sa langit na bunga sa pagkapanganay. Buong tapang na pinapangaral ang katotohanan na naninindigan sa prinsipyo ng Ebanghelyo, nakikibaka sa pangangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Nangangaral na walang bayan. Natitingin ako sa inyo ng mukha. Naunawaan po ba natin ang may pag-iisip niya ng Panginoong Jesucristo upang bigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa mabubuti, sa mabuting kawakasan natin sa sanlibutan. Kung sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon Diyos eh, magpasan tayo ng krus. Huwag tayo mahiya. Amen po ba? Hey. Huwag tayo maging paibabaw sa mundong ito. Wala tayong kakamtang pangako rito sa mundong ito. Nakugkog na ni Satanas ang buong sanlibutan. Buwan pa sa pasimula ng madaya niya si Eva, ang ina ng lahat ng lahi ng mga tao hanggang kawakasan. Nasa ng pag-asa. Nasa pangalan ni Jesucristo ang pag-asa natin lahat na i-restore at i-lift up tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya ang pananampalataya, nagpapakababa at nagpapakaamo tayo, pintasan man tayo, laitin man tayo, nagpapakababa pa rin tayo. Masaktan man tayo, tinitiis pa rin natin. Amen po ba? Pagtawanan man tayo, nakapaloob sa pinagtiisan ng tagapagligtas natin yan. Bahagi tayo ng sakripisyo niya sa kaligtasan natin lahat. At yan ang katangian ng Iglesia ng Bundok ng Zion na nagpapasa ng puno sa social media. Amen po ba? Walang takot na nangangaral ng katotohanan upang makarating sa mga pandinig ng sino man at magkaroon ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang qualification ng tinawag na sinubo
Mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 1. Pakibasa po natin. Alam niyo qualification ng tinawag? Mahina, mangmang, dukha, salat, walang karangalan upang hiyain ang marurunong. Amen po ba? Amen. Upang isawala ang kabutihan ng mabubuti, isang hamang at dukha. Mangmang yung tinawag. Pero eto ho, to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Buong tapang na nangangaral sa social media, na hayag ang pangangaral sa social media in the seventh continent all over the nations. Nasaksi sa pagkabuhay na mamuli ng ating isang Diyos na tunay kasi Kristo Jesus. Amen po ba? Nakunawa natin qualification ng isinugo. Sino nagbigay sa akin ng kalakasan at sino nagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman at pagkaunawa at pananampalataya na ipinapahayag ko sa social media na sino ang nagsubo sa akin at gumawa ng everlasting character na ipinapahayag ko sa social media na may katiyakan yung makakarinig at ang nagbibigay ng pagkaunawa sa atin ay yung tumatawag at nag-iimbita sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Nakatawaan po ba natin kung sino nagbigay ng qualification sa isinugo ng Panginoong Jesucristo? Hindi naman tao ah. Hindi po tao nagbibigay ng qualification sa isinugo ng tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagpapatuloy doon sa isinugo niya dahil ipapangaral ng isinugo niya yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo ang gumawa ng everlasting character na may history ng hula ng mga banal na propeta through social media. Amen po ba? Amen. Alam ko maraming marunong sa social media. Alam niyo yung history, ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng history na forever and ever character. Amen po ba? Amen. At siya rin ang spiritual memory na bumabago ng ating lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil naalipin tayong lahat ni Satanas buhat sa pasimula at siya rin ang bumabago ng memory natin lahat sa paniniwala. Siya yung gumawa ng memory ng magiging lakad at pamumuhay natin dito sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo bang gagaling ito. Amen po ba? Amen. Napaka-patented. Napaka-dalisay ng karunungan ng Panginoong Jesucristo na sa kanya binigay ang pamamahala sa buong sangkatauhan. Amen po ba? Amen. Naunawa natin sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo natin, tatanggapin yung kapayapaan at kapanatagan ang guling wakas ng paglalakbay natin sa mundo ito dahil nabat-bat na eh. Nabat-bat na ng kasamaan ng buong mundo. Huwag tayo maging abala sa buhay natin. Huwag tayo maging palaibigin sa sarili natin. Alam niyo, yung iibig sa sarili, masyadong iyakin eh. Kaputan natin yung sarili natin upang makinabang tayo ng buhay na walang hanggan. Masyada tayo kung ano yung dumarating sa atin bawat isa. Magbulay-bulay na tayo araw at gabi, magpakatatag at magpakatapang na tayo, manatili na po tayong tapat sa paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga magulang nating apostol ng kordero, ang katotohanan ng paniniwalaan natin na may pag-asa tayong lahat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na bilang tagapagmana ng pangako ng Panginoong Jesucristo na ipinamanataan niya, may patotoo pong pinaniniwalaan ang kongregasyon ng Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Bundok ng Zion, na bunga sa pagkapanganay na ipinaganda ng tahanan sa langit. Do you believe that? The Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of Zion? Amen. Kapag hindi sa hula ng mga banal na propeta ang pananampalataya natin, magiging imbalido tayong lahat. Listen carefully, people of Zion. Naririnig niyo po ba ako through social media?
Naririnig niyo po ba ako? Amen. Nalalabi na lang po ang oras. Nalalabi na lang ang araw na ilalagay natin dito bilang manlalakbay na parito ang tagapagligtas upang kupkupin niya ang kanyang sariling bayan na pag-aari. Pinaghaharian niya ang bawat tatalima sa hula ng mga banal na propeta at ninasa ng tahanan ng mga puso't isipan natin na hindi nawawalay sa mga labi natin at ang kanatlahi natin at kaapu-apuan natin ang tanda ng patotoo sa kaligtasan natin bawat isa na tayo ang mga nalalabing descendant at mga remnant na ipinaghihiyawan natin sa social media yung katwiran ng tanda ng patotoo na ibinigay sa atin pinakatanda at magiging pinakatanda tayong lahat sa langit at sa lupa at sa kalalimlaliman ng tubig ng karagatan at kalalimlaliman ng lupa na ating nilalangaran. Amen po tayo ron. Amen. Ito na ho yung pag-asa nating lahat na tagapagmanan tayo ng Last Will Testament. May tanda ng patotoo ang paniniwala ng kongregasyon ng Panginoong Jesucristo pagka nagdiriwang ng araw ng Sabat. Pinagtutubos at iniligtas sa maruming lakad ng sanlibutan. Kaya na pa rito ang tagapagligtas na siyang pinakatanda ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Amen. Kung nangangailangan tayo bawat isa, magkaisa tayo ng paniniwala dahil tayo po ang iisang katawan, iisang kaharian na tumanggap ng doktrina, tumanggap ng botismo at paglilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin, iisang wika tayong lahat, iisang paniniwala tayong lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Ano pangalan ng relihiyon na ipinaganda ng tahanan sa langit na bunga sa pagkapanganay? Lahat ng tatalima na saksi't nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli, binibigyan ng katiyakan at pag-asa na sa muli niyang pagparito na mananatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Ano ho ang pangalan? Nandiyan lang maghahari ang Panginoong Jesucristo na tatawagin ng pangalan ng Diyos na isa. Ano ho nakalagay? Pakibasa nga po natin. Sa ano mag-aari ang Kristo? Na ang Diyos ay isa. Tatawagin ang pangalan ng Diyos sa pangalan ng Jesucristo na mga saksin tapat sa pagkabuhay na maguli. Sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, dinasaan niya at tinili niyang dakong tahanan magpakailan-kailan paman. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Sa lahat po nung nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo sa social media, paki-evaluate natin sa Google, International Dictionary ng Technology Google, Awit chapter 87, verse 1 and 2, ang tinatawag na bundok ng Sayon, mga tao po na tumatalima sa hula ng mga banal na propeta, ang minamahal na lungsod ng Panginoong Jesucristo na siya ang nagtayo ng iglesia ng bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. Nakilala ni tanda ng paniniwala ng banal na bundok ng Sayon. Mismong ang Google lang nag-evaluate dyan sa International Dictionary ng Technology. Kaya itong mga nangangaral sa social media na inaangkin ang anak na babae ng Sayon, hindi naman makilala sa pangangaral nila yung paniniwala, pero yung originated ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na anak na babae ng Sayon na ipinaganda ng tahanan sa langit, narinig niya paniniwala na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, na bunga sa pagkapanganay, na pinagiging ganap at pinagiging sakdal ang paniniwala.
Kaya may bilin, sino man yung nakakarinig eh, huwag na natin itong itanggit, kundi unawain na natin mabuti dahil may darating, nakapahamak ang buo dito sa panahon ng kawakasan. Hinipa na ang trumpeta sa banal na bundok ng Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Saan tayo pinapupunta? Sundan nyo sa Joel chapter 2 verse 32. Mangyayari lahat ng tatawag sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng tinawag at pinili, mangyayari sa banal na bundok ng Zion, iluluhod ang lahat ng tuhod ay magsasabing si Jesus, ang Panginoon ng mga Panginoon. Do you read me, people of Zion? Amen. Pag ginamit natin yung Jesus is Lord, nagte-testimony tayo dahil ang Panginoon ng mga Panginoon, ang manunubos natin, siya gumawa ng karakter na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Huwag tayong pasilaw sa mga pilak. Huwag tayong pasilaw sa karangalan. Huwag tayong pasilaw at padaya sa posisyon. Amen po ba? Amen. Tignan yung katangin ng Panginoong Jesucristo, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos eh, upang bigyan tayo ng karangalan bawat isa. Kung paano nagbata at nagtisya ng lahat ng matinding pagdurusa, mararanasan ng mga itinatang tagapagmana yung pinagtiisan niya. Amen po ba? Amen. Bilang mahina at mangmang at dukha, tanggap ko kung ako man ay nilalain at hinahamak. Tanggap ko kung ako man ay hindi inirespeto at pinagtatawanan. Ngunit nagagalak ang aking puso't pag-iisip. Nananahan ang Espiritu Santo sa puso't isip ko. Amen. Dahil naunawaan ko, naligtas ako sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung sinugo, buong tapang may pinaghihiyawan, ang hula ng mga banal na propeta na maingat, na may karunungan, ipinapangaral sa social media. Amen po ba? Nakilala niyo yung sinugo ng bundok ng Zion. Nakangaral na walang bayan, may pag-asa tayong lahat sa kaligtasan natin. Sino nagbigay ng pag-asa? Ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng pag-asa sa ating lahat na ipamumuhay natin at tatalima tayo yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ito yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Krita. Kailan pa ba ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Tignan niyo ho ito. Hindi natin nakita ang Krita kailanman. Nakikita niyo ang ilus ng tao ngayon? Parang yun din ang pamumuhay ng mga taga Krita sa panahon ngayon. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi natin nakita yung mga tao ng panahon ngayon nang lipuli ng Panginoon Diyos ang mga tao na naghahaka at masasama ang pag-iisip. Nakita nyo ang mga tao ngayon na abalang-abala sa sariling pakinabang hanggang sa sinisira at ikinakaila ang banal na kasulatan na pananagutan ng lakad na masasama ang nangyaring ginawa na mapalad ang mga tatalima sa panahon ng kawakasan na mananatiling tapat sa paniniwa. Tito chapter 1 verse 13, 14 up to 15 to 16. Ang patotong ito ay tunay dahil dito isaway mong may kamagsikan sila upang mga magpagaling sa pananampalataya. Amen po ba? Kung walang sinugo na mga ngaral ng buong tapang ng katotohanan, masasaway ba yung mga nagkaila ng katotohanan? Amen po ba? Amen. Kailanman, pagka walang sinugo ang Panginoong Jesucristo, hindi masasabay ang mga sinungaling na ikinaila ang katotohanan. Naunawaan natin yung judgment day, yung paghuhukom. Naunawaan na po natin.
Magtatayo ang Panginoong Jesucristo ng isinugo para sawayin at mapagaling yung mga pananampalataya ng mga nadaya. Amen po ba? Amen. Ito na yung panahon ng kawangasan na parang yung tagakwita ng mga sinungaling at mga tamad. Ito na rin yung panahon na yun. Amen po ba? Ang mga tao ngayon, imbitahan mo sa gawain ng Bible study, ang daming dahilan eh. Amen po ba? Amen. That is the reality. Aminin natin. Isang linggo yung binigay sa atin. Kulang na kulang pa rin yung isang linggo sa pangangailangan natin. Wala ba tayong kasiyahan? Ngayon, naunawaan ba natin na bilang tao ay may katungkulan tayo sa mundong ito? Bilang naging tao tayo. Ang lahat ng hinahanap natin na pakikinabangan natin sa mundong ito ay maiksing panahon lang at nauwi sa wala. Sa wala. Sa wala. Nauwi ang lahat ng mga bagay sa wala. Ngunit ang buong katungkulan ng tao ay tuparin natin ang utos ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung the greatest commandment. And the second commandment, nauwi na lang sa dalawa, no? Love your neighborhood. Naunawaan natin yung pangunang utos. Ang pangunang panukala ng Panginoong Diyos, paniwalaan natin ang Panginoong Jesucristo na namatay at binuhay na maguli. That is the first commandment. And the second commandment, ibigin natin yung kapwa-tao natin gaya ng pag-ibig natin. Hindi pinaiibig sa atin sa material na bagay, kundi ipahayag natin ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa lahat na makakarinig. Yan po yung love your neighborhood. Binibigyan tayo ng pag-asa sa kaligtasan. Nagawa po ba natin yung kalagayan ko ngayon bilang isinugo na marinig na ito ng mga kapwa-tao natin na nakakailangan ng pag-asa sa kaligtasan ngayon. May kapangyarihan magpatalima sa nakakarinig at may kapangyarihan gumiba ng kuta, ng haka-haka ng mga antikristo sa panahon ng kawakasan. Ang tanda ng patotoo na pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Sino po ba gigiba ng mga kutang haka-haka na itinayo ng mga antikristo? Di ba ang Panginoong Jesucristo rin? Ang prinsipe ng kapayapaan na nagahari sa iglesia ng banal na bundok ng sayo. Open the book of Revelation chapter 14 verse 1. Pakibasa natin kung saan nakatayo ang Panginoong Jesucristo. Wala namang ibang pangalan ng relihiyon binanggit eh. Sa banal na bundok ng sayo siya. Tumatahan sa puso't isip ng sino man na nakakarinig ng kanyang tinig na tatalima at maniniwala sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Yan ang everlasting na katwiran ng ating tagapagligtas. Huwag natin ibigay sarili natin. Huwag tayong masyadong abala-abala sa mga pangakailangan natin sa buhay. Pag may dumadating sa ating mga pagsubok, ako na naman tayo ng katatawag sa Panginoon eh. Sasabihin natin, hindi na tayo mahal. Nadidinig natin yung salita niya. Ayaw natin mahalin. Ayaw natin ito pa rin. Alam niyo, kung hindi na pa rin ito'y manggagamot, hindi tayo masasaktan eh. Naparito siya sa makasalanang sanlibutan upang iligtas tayong lahat. Naparito siya, nadumalo siya, at narinig natin ang tinig niya upang linisin ang maraming dagat ng paniniwala natin at hiyanda tayo sa buhay na walang hanggan. Na may tanda ng patotoo, ang buhay na walang hanggan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kung walang isusubo katulad yung tao, wala kayong marinig na ganito, ka-perfect na pangangaral na walang bayad. Hindi tayo makakataka sa mga bula ang makakaral na nandadaya ng pusong walang malay. Amen po ba? Amen. Habak lang, dukha lang yung taong nakikita niyong nagsasalita sa social media na katawa-tawa. Amen po ba? Amen. Na yung narinig natin eh, tila hindi hayag na hayag na hayag na sa social media ang mangyayaring katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang banal na bundok ng sayo ay magniningning na gaya ng
ningning ng sikat ng araw sa katanghalian tapat. Amen po ba? Amen. Ipinamanata ng Panginoon Jesucristo ang banal na bundok ng Zion at itinuring niyang babaeng kasintahan, ginayaan niya ng maraming palamuti ng karangalan. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak, purihin ang isang Diyos na tunay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na binigyan niya ako ng tapang at lakas ng loob na karunungan at kaalaman at pagkaunawa upang ipaghihiyawan sa social media ang hula ng mga banal na propeta, ipaghihiyawan ng may katapangan na puspos ng biyaya ang pananampalataya at pag-ibig. Transparent through social media. Hindi sa mga bagay na material tayo tutulong sa kapwa natin para iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kundi sa pangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at kagandahang loob ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na siya ang nagbibigay ng putong ng buhay na walang hanggan sa muli niyang pagparito. Nandarap lang tayo, mabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ang patotong ito ay tunay dahil dito ay sawain mong may kabagsikan sila upang mga magpagaling sa paniniwala na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na mga nagsisisinsay sa katotohanan. Sa malinis ang lahat ng mga bagay na malinis datapwat sa mga nahawa at mga di nagsipaniwala ay walang anumang malinis kundi pati kanilang pag-iisip at kanilang mudhi ay pawang mga nahawa. Sa mga nahawa, malilinis yung lakad natin lahat ngayon. Amen po ba? Maalis na tayo sa pagkakahawa sa mga kapaimbabawang kathak na haka-haka ng paniniwala ng madilim na sanlibutan. Sila ay nagpanggap na nakilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa ng mga malupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ito ho ang katayuan ng mga tao. Way back, creator. Nakilala niyo yung attitude ng mga panahon nung nabubuhay ng mga tao sa Creator. Masasama, ano? Masuway. Walang makitang gawang mabuti. Hindi naman sa kaisipan natin nagagawa tayo ng mabuti na para magbigay lugod sa Panginoon. Kundi sa pag-iisip na iniisip na ito'y kay Kristo Jesus upang bigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan at mabuting kawakasan sa paglalakbay natin sa daigdig na ito. Amen po ba? Amen. Ang sabi kay Propeta Jeremias, in Book of Jeremiah, chapter 33, verse 3, tumawag ka sa akin, ako'y sasagot sa iyo, Jeremias. At ipauunawa ko sa iyo ang mga bagay na may hirap na di mo nauunawaan. Hindi sa karunungan ng tao maunawaan mo ito. Kundi in Book of John, chapter 15, verse 16, sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumawag sa inyo. Ako ang nahabag at naawa sa inyo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Kaya maraming sumalansang maraming suminsay sa di pagkaunawa ng banal na kasulatan. Kaya itong mga nangangaral na nagsilitawan ngayon, ahabulin sila ng katotohanan sa kanilang mga gawa. Amen po ba? Amen. Yung mensahero ng Panginoong Jesucristo na isinugo, nakikilala niyo sa gawa ang pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na magbulit. Amen po ba? Iniyahayag sa social media na walang bayad upang pakinabangan ang dapat maligtas at maghintay tayo at mabuhay ng may pananampalataya. Ano sabi dito sa Tito, sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito, sila ay nagpapanggap na
nakilala nila ang Diyos. Maraming ganitong nakikita tayo eh. Iba't iba pa yung mga pangalan ng kanilang mga katayuan ng paniniwala eh. Amen po ba na? Masyadong kapaimbabawan eh. Nakilala ang Panginoon Diyos, hindi naman makita sa kanilang gawa. Alin po ba yung naunawaan natin na nakikita sa gawa ng nangangalaw sa social media na isinugo ng Panginoong Jesucristo? Nahayag sa labing nung isinugo yung hula na nangyari yung hula na sinaksihan ng mga banal na apostol na nagpatotoo yung mga banal na apostol sa pagkabuhay na maghuli. Iyan po yung may gawang pananampalataya na nahayag sa social media na may katiyakan yung makakarinig at maniniwala at may pag-asa sa muli niyang pagparito na darating tayong ikinabubuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na tayo ang bunga sa pagkapanganay na pinaganda ng tahanan sa langit. Kaya sabi sa 12:22 ng Hebreos, datapwat ang agsilagot kayo sa banal na bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay, na bunga sa pagkapanganay sa pangkahalatang pulong ng mga iglesia na pinagiging ganap at patuwin sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin sa lahat ng mga listeners at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion? Pag-aari po ng Panginoong Jesucristo ang Iglesia ng Bundok ng Zion, itinayo niya sa sikap ng kanyang kapangyarihan ng kanyang salitayan. Sinong pipigil? Sabi ng Panginoon, walang makapipigil. Amen po ba? Kaya wala tayo magiging dahilan na hindi natin narinig itong pinangaral sa social media. Saan maghahari ang Diyos ay isa? Sa banal na bundok ng Zion. Naitanong nun na po ba sa ating sarili yan? Nadidinig niyo po ba ako sa social media? Kaya po ito'y pinaghihiyawan sa social media upang wala tayong magiging dahilan sino man na hindi natin ito narinig. Sa pagparito niya, hindi na tayo makapagsisisi pa, kaya naririnig natin ito ngayon on the air sa social media. Amen po ba? Amen. Dahil maraming lumitaw ngayon sa panahon ng kawakasan, nakikita nyo ito sa mga tao na sila'y nagpapanggap na nakilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa yung mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Eto, nakita niyo ilang tarang pinag-aral sa social media. Naunawaan po natin. Eto na yung mga espiritu na yan ngayon eh. Tao rin katulad natin nakikita natin. Nagkukunwang mga Diyos. Hindi makita sa kanilang mga gawa yung paniniwala sa Diyos. Amen po ba? Amen. Eh kasi ba? Kapag tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo at isinungo tayo, makikita sa gawa natin at paniniwala, lumalabas sa labi natin yung paniniwala eh. Pinaghihiyawan natin sa social media. O, tignan nyo yung mga ipokrito. Sila'y nagpapanggap na nakilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Inililihim sa kanilang gawa yung nangyaring ginawa ng Panginoon na walang kasinungalingan eh. Nahayag yung katotohanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, sino makapagmamalaki sa Panginoong Jesucristo? Sa isip, sa salita at sa gawa. Iniisip pa lang natin. Alam na ng Panginoong Jesucristo, iniisip natin eh. Ito, yung uri ng mga tao sa Krita. Ito na rin ngayon eh. Nakikita na rin natin sa paligid natin ito eh. Sila'y nagpapanggap na nakilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hayag na hayag po yung ginawa ng Panginoon Diyos. Open the book of Acts, chapter 17. Eto, papasok na tayo. Malapit na ako mag-closing. Amen po ba? Para marinig natin ito. Hayag na hayag ito sa social media. Wala tayo magiging dahilan ngayon eh. Para magbigay ito ng magaling sa pananampalataya eh. Ito, sa kaalaman ng marami, sa hindi pagkaunawa ng marami, sumasalansang sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Sapagkat sa kanya tayo ay namumuhay at nagsisilos at mayroon tayong pagkatao na gaya
na gaya naman ng sinabi ng ina sa inyong sarili ng mga manununa. Ito, sa aklat ng awit yung manununa. Sapagkat tayo naman ay sa kanyang lahi, lahat ng sisunod sa pagbabagong lahi, lahi ng tagapagligtas, bagong nilalang. Saan mo tayo naging bagong nilalang? Sa paniniwala. Na-transform tayo sa paniniwala. Kung ano'y larawan ng tagapagligtas ang Espiritu, gayon din naman tayo na-transform sa paniniwala na lahi tayo ng Kristo, na sa muli niyang pagparito, kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayo patulad niya. Amen po ba? Amen. Gusto niyo ba? Masubay ba yun yung reference na sinabi na Panginoong Jesucristo na kung mahayag siya, mahayag din tayong kalarawan niya? 1 John chapter 2 verse 1 John chapter 3 verse 2 Romans chapter 8 verse 29. Yan po yung mga premise ng mga naghihintay at nagbabantay na watchman, yung mga good steward. Yung matalinong katiwala na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, dumating ang malakas na hangin at bagyo, hindi natinag yung bahay nitinayo sa ibabaw ng bato. Pero yung magtayo ng mga bahay sa buhangingan, dumating ang malakas ng bagyo, kalamitat at hangin, nagkawasak-wasak yung mga iglesia, itinayo sa buhangingan. Amen po ba? Amen. Gusto niyo maging tapat at matalinong katiwala? Na ang batong kinatatayuan natin eh, ang Panginoong Jesucristo, ang batong panulok na kinatisura ng marami, na iginaila, ang batong panulok ng buhay na lumalaki, mapupuspos ng karangalan, ang batong panulok sa Iglesia ng Bundok ng Sayon, na ang banal na kasulatan nilagay sa banal na bundok ng Sayon, ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen. Sapagkat tayo na may kanyang lahi, yamang tayo may lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak ng bato na inuukit sa kabiyasnan at katalinuhan ng tao. Nakilala niyo yung lahi ng Panginoon Diyos, hindi sa pag-iisip na inuukit sa bato, inuukit sa katalinuhan at kabiyasnan ng tao. Amen po ba? Amen. Ang lahi ng Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, mga saksi nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli na ang paniniwala natin ng Espiritu yung tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kaya saksi tayo lahat sa pagkabuhay na maguli na kung mahayag ang ating tagapagligtas eh, kung paano isinubo siya sa libutan eh, gayon din tayo isinubong lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanduran, timog at hilaga. Amen po ba tayo? Amen. Kung ano'y magiging larawan niya sa muli niyang pagparito, gayon din ang magiging larawan ng Iglesia ng Bundok ng Sayo na kaharian at pinaganda ng tahanan sa langit. Nagpapasa ng krus, nagdudusa, nagtitiis, nagagalak sa kapighitian ang dinaranas sa sanlibutan ito, namubuhay at may pananampalataya. Yamang tayo may lahi ng Diyos ay hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na iniyukit sa kabiyasnan at katalinuhan ng tao. Walang kabuluhan yung katalinuhan ng tao sa mga lahi ng tagapagligtas sa bundok ng Sayon na pinamanata niya na sa pagparito niya ay babalikan niya ang bundok ng Sayon na sa isang isang mata kung mahayag siya sa alapaak, mahayag din na katulad niya ang Iglesia ng Bundok ng Sayon. Kaya ingatan natin itong narinig natin na pinapahayag sa social media na walang bayad na ang kahaliri ito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga anak at apo. Amen po ba? Amen. Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sino ang nag-uutos na magsisi tayo? Ang Panginoon Diyos ang nag-uutos na magsisi tayo. Pagsisihan na natin yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala at kultura. Takasan na natin yan. Naunawaan natin yung binibigyan ng pangako ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan na kikipaglaban sa paniniwala sa mundong ito. Kaya maraming nagpanggap, nakilala ang Panginoong Diyos eh. Hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Ikinakailanin na yun, nangyari. Hula ng mga banal na propeta.
Sa walinawa ng Panginoong Jesucristo sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ang lahat ng naparitong mga kasuklam-suklam at mga karumal-dumal at mga sinungaling na mga ngaral. And I declared in the seventh continent, all over the nations, idinideklara ko na po sa pitong kontinente na saway nawa ng Panginoong Jesucristo sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ang lahat ng mga naparitong gumamit ng kanyang pangalan na ikinaila ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Last days! Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Ito na yung panahon. Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dapat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sa lahat ng dako, all over the nations ito. Walang itinatanging bansa. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na mayroong Panginoon na iisa. May katuparan ng hula ng mga banal na propeta ang bansang Pilipinas na kung magkakaisa tayo ng paniniwala na iisa lang ang Diyos at tagapagligtas natin sa pangalan ng Jesucristo, ipanalangin natin yung Presidente ng Republika ng Pilipinas sa pamumuno niya sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang magbibigay at magre-raise up ng ating bansa. Dahil dito natupad ang tanda ng paniniwala natin sa pulo ng mga dagat sa bansa ng Pilipinas. Ito po ang minamahal na, ito po ang napakapalad na bansa, ang bansang Pilipinas. Amen po ba? Ipinag-uutos ng Panginoon Diyos na magsipagsisi ang bawat tao. Ang pagsisisihan natin, tayo po ay na daya ng mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan dahil maraming naparito na ginamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pangangalakal. Amen po ba? Amen. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito ay pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya ay buhayin niyang maguli. Naunawaan po ba natin? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw, ito na yung last days na sinasabing isang araw. Amen po ba? Kaya mapanganib ang huling panahon. Ang may pandinig ay makinig. At unawain po natin ang ipinapahayag sa social media na sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ang Panginoong Jesucristo po ang itinalaga na nahahayag sa Iglesia ng Bundok ng Sayon na may tanda ng patotoo ang paniniwala. Ito na yung nalalabing huling panahon na nagtakda na siya ng paghuhukom. Kaya iniimbitahan tayong lahat na magsipagsisi na tayong lahat. Takasan na natin yung mga walang kabuluhang haka-haka ng paniniwala. Manatili na tayong tapat sa paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng kordero ang pananampalataya natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ano po ang habilin sa atin? Sa 1 John chapter 2, verse 27, maraming paparito sa pangalan niya, sinabi ng Panginoong Jesucristo na hindi na tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mandarayang mangaral sa sanlibutang ito, sapagkat siya ang nagpahin ng langis ng kabanalan sa puso't isip natin. Iniukit sa puso natin, isinulat sa isip natin ang tanda ng patotoo, ang setro ng katwiran ng pananalig at pananampalataya natin, na kung saan naroon ang kaharian, naroon ang setro ng katwiran ng hukom ng mga hukom. Nasaksi tayo sa pagkabuhay ng mga hukom. Amen po ba? Amen. Iniukit sa puso natin,
na pinatawad tayong lahat sa maraming kamalian at pagkukulang natin. At sinabi niya na hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Kundi sinabi niya na ililipap niya ang lahat ng tatalima sa pagkabuhay na mabuhi. Amen po ba? Amen. Kapatid, gusto mo bang ilipap ng Panginoong Jesucristo na magbata ng maraming pinagtitiisa sa sanlibutan ito na api sa kalagayan? Gusto mong tumanggap ng karangalan magpakailan-kailan pa man na dating api? Dating katawa-tawa na ang huling halakhak ng Panginoong Jesucristo ay nasa bundok ng sayo. Dahil ang lahat ng hindi tatalima ay pararatingan niya ng kabiguan. Pararatingan niya ng nakasisinda at nakakikilabot na kahihiyan. Amen po ba? Amen. Maunawaan po ba natin sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo ang iniisip niya upang bigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa mabuting kawakasan ng paglalakbay natin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Tumawag tayo sa pangalan ng Jesucristo at hingin natin ay paunawa sa atin ang mga bagay na malalalim na sinabi na nung una sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, mga banal na propeta, upang tayo ay makaunawa sa malalalim na sinalita niya sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Upang yung history ma-compress sa patotoo ng mga banal na apostol. Naunawaan na po natin kung sino nag-ukit sa puso natin at nagsulat sa isip natin ng memory ng pananampalataya natin bawat isa. Who is the author of our faith? Jesus Christ is the greatest author of our faith. Kanino mong pangalan? Wala tayong masusumpungan sa sanlibutan ito. Who is the track record of our faith? Who is the master builder of our faith? Jesus Christ is the greatest master builder of our faith. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Wala nang ibang pangalan pa. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Apostle Pedro sa chapter 2, verse 6 and 9? Pakibasa po natin. Sa lahat ng tatalima at paniniwala sa pagkabuhay na mamuli na may tanda ng patotoo ang paniniwala, bahagi tayo ng pangkahalatang pagpupulong ng Iglesia ng banal na bundok ng sayo na bunga sa pagkapanganay na ipinaganda ng tahanan sa langit na pinagiging ganap at matuwid sa pananampalataya. Kaya lahat ng naaangkit na anak na babae ng Sayon, mapapahiya pa po dahil ang kategorya at pagkakakilanlan ng Iglesia ng bundok ng Sayon may katuparan ng hula ng mga banal na propeta na may tanda ng paniniwala at nagpapatotoo ang paniniwala ng nangangaral sa social media. Amen po ba? Amen. At binibigyan tayo ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan nating lahat, na tagapagmana tayo ng ating tagapagligtas, na siya ang panganay na nilalang at tayo naman ang bunga sa pagkapanganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Nakapi po natin. Amen. Nakaka-relate tayo. Narinig niyo po ba ako? That is competition, spiritual preparation. Amen po ba? Amen. Maunawaan po ba natin kung saan ako humuhugot ng kaalaman, ng paniniwala, ng karunungan? Kaya nga, pag hindi natin ginamit yung Book of Isaiah chapter 8, verse 20, kung hindi sa kautosan at patotoo, walang magiging liwanag sa atin sa mundong ito. Ito ho ngayon, no? Narelate natin yung ginamit na pinagamit siya din ng Panginoon Jesucristo na sa kautosan at patotoo, ipinahayag ko ng buong buo sa social media. Sino mang magbawas ay babawasan sa puno ng buhay. Sino mang magdagdag sa banal na kasulat ay daragdagan ng salot sa buhay. Amen po ba? Amen. O tayo, merong kautosan at patotoo na ipinangaral sa social media na nagsalita ng una ang Panginoon Diyos sa ating mga ninuno, mga banal na propeta at sinaksihan ang mga banal na apostol ng kondero ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta.
tayo ang bansang banal na pinili na sariling pag-aari na ninasa niyang tahanan magpakailan kailan paman. Amen po ba? Amen. Nawaan po ba natin ang ninasa niyang tahanan, yung puso, isip natin, yung sabi, iuuwit ko sa puso niyo eh. Susunod ko sa isip niyo eh. At hindi ko na alalahanin ang inyong mga kasalanan pa, kundi kayo'y pinatawad ko na. Ano man ang nagawa natin karumihan na kasalanan, sinabi ng Panginoong Jesucristo na pinatawad niya na tayo. Naunawaan natin na inupit sa puso natin, sinulat sa isip natin, hindi nawawali sa labi natin, sa labi ng mga anak at mga abo natin, at sa magiging angkan at lahi natin. Naunawaan po natin yung history ng banal na bundok ng Zion, ang bayang banal na sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo, na ginawa tayo mga saserdote. Ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at nag-imbita sa atin at tumili sa atin at umampun at kumupo sa atin at nahabag sa atin na mga saksi tayong lahat sa pagkabuhay ng mapuli. May tanda ng patotoo ang pagdiriwang nating lahat ngayon. Kaarawan ng Panginoong Jesucristo, araw ng Sabat, pagliligtas sa marami, ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Naunawala po natin, hindi sa pag-iisip natin, hindi sa pag-iisip natin tayo magbibigay lugod sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kundi sa pag-iisip na iniisip ng Panginoong Jesucristo sa iyo at sa akin upang bigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa magiging wakas natin sa mundong ito. Di ba paalam tayong lahat? Amen. Kaya ipanalangin natin yung presidente ng Bansang Pilipinas dahil dito natupad yung tanda ng patotoo na maraming magbabalik ng katwira sa isang Diyos na tunay ng bundok ng Zion eh. Ang Diyos ng Father Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Pag ginamit natin yung itinuring na kaibigan ng Panginoon Diyos eh, ipag-iyawan natin yung tanda ng patotoo. Itinuring na kaibigan ng Panginoon Diyos, Father Abraham, dahil sa paniniwala ni Father Abraham na inutusan siya ihangin si Isaac, kung si Isaac man ay mamatay, muling bubuhay ng Panginoon Diyos, si Isaac, nagalak ang Panginoon Diyos sa kanya. Itinuring siyang kaibigan. Ano sabi sa kanya? Abraham, tumingan na ka sa langit, masdan mo ang dami ng bituin. Ganyan ang magiging lahi Abraham. Kaya ho, binabanggit natin si Father Abraham, si Isaac at si Jacob, itinuring siyang kaibigan, tunay na kaibigan ng Panginoong Diyos. Ngayon, lahat ng tatalima at magpapatotoo sa Panginoong Jesucristo ay itinuturing niya tayong kaibigan na wala siyang inililihim sa kanyang mga ginawa sa iyo at sa akin. Nakaka-relate tayo? Narinig niyo ko? Nare-relate natin yung iminiminsay sa social media na isinugo ng Panginoong Jesucristo na nag-iingat sa kanyang pagpapahayag. Na ang pagpapahayag na isinugo ng Panginoong Jesucristo ay nasa ilalim ng hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Sertipikado, ibinigay sa kanya ang pangalan ng ating tagapagligtas at ibinigay ang pangalan ng bayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Bundok ng Zion, bilang katiwala na isang lukha, mahina, mangmang, katawa-tawa, na hindi kagalang-galang. Kaya po itinideklara ko na sa pitong kontinente na ang bundok ng Zion ay pag-uusapan ng maraming mga labi. Dahil ang Panginoon Diyos din ang nagsalita sa mga banal na propeta noong una, na ipakikilala tayong lahat, tayo yung mga lingkod ng Panginoon Diyos. Siya magpapakilala. Amen po ba? Amen. At sa pangangaral, hindi tayo mapapahiya sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano sinabi dun sa Pedro? Sa Apostol Pedro, tayo ang sariling bayang pag-aari na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at tumili sa atin bawat isa. Yan ho ang katayuan ng Iglesia ng Bundok ng Zion.
nakikipagbaka sa pangangaral sa social media, nakakaral na walang bayan, nakahilili naman nung naririnig natin at paniniwalaan natin eh, kaligtasan at pangako ng buhay na walang hanggang pinamana sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Punta na po ako sa closing, sa Revelation chapter 22 verse 7. Ano po ang sabi doon na nakita ni Apostol Juan na magaganap sa panahon ng kawakasan sa muling pagpalitan ng ating tagapagligtas sa mga iniimbitahan niya na nakakarinig ng paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan natin bawat isa. Mapalad ang nakakarinig at tumutupad ng aklat ng hula na ito sapagkat ang katuparan ng aklat ng hula na ito ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ano po sabi sa ating lahat ngayon? Na binibigyan tayo ng katiyakan sa mga nakarinig, sa mga nag-iintay at mabubuhay at magtitiis hanggang wakas at magbabantay tayo sa muli niyang pagparito na datang tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya, living by faith. Binigyan tayo ng kalasag at baluti ng Ebanghelyo na nakikipagbaka tayo. Nakapangyapat tayo ng Ebanghelyo. Kompleto tayo ng baluti, armor of God. Kompleto, may kalasag, may tabak, may bracelet, may panangga sa suligi ng mga sinungaling na mangangaral sa sandibutan ito. May pangyapak na ebanghelyo, nakabigkis tayo ng katotohanan, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Yan po ang tali ng kabanalan na nakatali sa puso't isip natin. Sino man? Amen po ba? Amen. Ano po sabi ng ating tagapagligtas? Sabi nga, mapalad ang nakakarinig at tumutupad ang aklat ng hula na ito, ako'y madaling paparito. Amen po ba? Narinig po ba natin? Nakuha po ba natin? Mapalad ang gumaganap at tumatalima sa aklat ng hula ito na mayroong patutuo ang paniniwala nating lahat, sinabi ng ating tagapagligtas, ako'y paparito. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga viewers na nakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion, ang bayang sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo na pinaganda ng tahanan sa langit. To God be the glory, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan na sa katuparan po ng mga propesiya na sinita ng Panginoon, ngayon ating narinig ang mga katunayan ng mga bagay na naganap sa panahong nakalipas at magaganap pa sa panahong darating. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya patuloy nating pasalamatan at luwalhati ang ating Panginoon Diyos. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Patuloy tayong magsiawit ng may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Glory to the King. Almighty, your loving kindness is forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name to declare His glory unto Thee, O Lord. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I see?
Panginoong Diyos. Ama namin Diyos na napakadakila, tunay na ang pangalan ay banal, kapuri-puri, kaluwalwalhati. Napakadakila, Panginoon, ng iyong banal na kalooban, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng mga banal na propeta na ipinaunawa mo ang mga bagay na mahihirap na maunawaan, ang mga kaalaman na tunay na may kalaliman. Salamat, Panginoon, sapagkat dumating sa aming kapanahunan na ang mga bagay na ito ay nakatala sa aklat ng buhay upang sa aming paglilingkod sa iyo, mabulay-bulay namin at mapagnararan na kalakip nito ay dakila at banal na gabay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kung paano sa lahat ng mga nagsipaglingkod sa iyo sa panahong nakalipas, naunawa ng mga bagay na nakatala sa aklat ng buhay, ikinararangal namin ngayon, Panginoon, sapagkat sa aming kapanahunan, naririto kami patuloy mong pinagpapaunawaan ng lahat ng mga bagay na nakatala sa aklat ng buhay. Amen. Salamat na, Panginoon, sapagkat kung paano naramdaman ng iyong mga lingkod sa panahong nakalipas ang iyong magandang loob, tunay nga na ang mga bagay na ito ay sumasa amin din ngayon. Kaya't kami naman ay may buong kagalakan na nagtataas sa iyo ng aming pagpupuri at pagliwalhati sa iyong dakila at banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat humira ka ng iyong mga tunay na lingkod, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi, tunay na ang iyong katwiran ay nahayag ng buong katapangan at katotohanan upang maglingkod na ang bawat bahagi ng iyong katawan na tatawagin mo buwan sa silangan, kanduran, timog at ilaga. Salamat, Amen, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin pinagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlulubos, tayong lahat na mga magkakapatid ay mga galak na magsipagsabi ng Amen! 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 Amen. Amen.